Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Tong, 43 taong gulang. Isa rin po ako sa inyong mga masugid na tagapakinig, lalo na sa kwento mong aswang killer. Iyon talaga ang pinakapaborito ko. Dahil maliban sa napakahaba ng kwentong iyon, masasabing kumpletos ricados pa. Hindi makukulangan sa aksyon, sapat din ang timpla ng love story, comedy at pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan. Kaya masasabi kong marami ring makukuhang mabubuting aral sa kwentong iyon. Itong kwentong aking ibabahagi ay karanasan ko at ng aking pamilya. Taga Iloilo po kami. Pero ngayon ay dito na nakatira sa Antipolo. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Simulan ko muna, Sir Carl, ang kwento noong panahon ng aming kabataan. Ang aming ama ay mangingisda. Umaalis siya bago lumubog ang araw, tapos uuwi ng hating gabi. Hindi po sa tabing dagat mismo ang aming bahay. Maglalakad pa ng 10 minuto bago makarating doon at madaraanan ang malawak na lupain na Nyogan. Tuwing hating gabi ay sasalubungin namin ni Kuya Abner si Papa doon sa tabing dagat para tulungan sa pagbibitbit ng mga gamit at huli kung sakaling meron man. Sanay din naman kami sa lugar na iyon kaya hindi na kami natatakot kahit pa maglakad ng walang dalang pang-ilaw. Mahirap lang kami, Sir Carl, kaya wala kaming flashlight. Lampara lang na may takip na bote ang madalas naming dalhin kapag sobrang dilim talaga. Kapag may kaunting liwanag naman ang buwan ay ayos lang na walang pang-ilaw. Isang hating gabi noon, narinig kong sinabi ni Mama, "Tong, Abner, abangan nyo na si Papa nyo, baka paparating na. Magagalit na naman yun kapag dumating siya na wala pa kayo." Kahit inaantok pa at napakasarap na rin ituloy ng tulog, ay hindi pwede. Kailangan sunduin namin si Papa. Kaya bumangon na nga kami ni Kuya at nagtungo sa tabing dagat. Pagkarating namin doon ay wala pa si Papa. Umupo lang muna kami ni Kuya Abner sa may buhanginan. Tapos ako ay diretso sa paghiga. Plano kong umidlip. Masarap kasi sa pakiramdam yung nakahiga ka sa pinong buhangin. Malamig na simoy ng hangin at mainit na buhanginan ang iyong hinihigaan. Idagdag pa ang tunog ng mahinang paghampas ng maliliit na alon sa dalampasigan. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako hanggang sa tapikin ako ni Kuya Abner. "Tong, Tong, gising, tignan mo yun." Sabi ko naman, "Ano ba yung tinitignan mo, Kuya? Kung sino man yung nariyan, ay hayaan mo na. Baka nagbabawas lang." "Tong, bumangon ka, sabi." Wika niya pang muli. Eh dahil sa naramdaman kong meron ng kaunting diin sa boses ni Kuya, kaya napilitan akong bumangon at kinusot-kusot ang nanlalabo kong mga mata. "Asan ba yung tinuturo mo, Kuya?" "Ayun o, turo niya pa sa unahan." Noong una ay hindi malinaw sa akin ang nakikita ko. Parang itim na bulto ng tao na nakatuwad lang iyon. Sabi ko naman, "Eh baka naman nagbabawas talaga. Pakialamero ka rin eh. Hayaan mo na siya. Kung gusto mo, eh di tumuwad ka rin kung naiingit ka roon." Sabi niya naman, "Kung ikaw ba tong ang dudumi, tutuwad ka paharap sa dagat? Di ba dapat patalikod?" "Eh ano bang magagawa natin, Kuya, kung yan ang style na gusto niya?" "Tong, umayos ka nga. Seryoso ako sa sinasabi ko. Noong dumating kasi yan, ay meron siyang hila-hila na kung ano. Tapos nilapag sa tabing dagat at saka tumuwad." Doon na ako medyo natauhan. Kasi bakit may hinihila at ano iyong hinihila niya? Noong luminaw na ang paningin ko ay tumayo na ako
at naglakad papalapit doon dahil uusisain ko na sana. Naiinis na kasi ako kay kuya na puro haka-haka. E pwede namang lapitan. Siguro, mga nasa 10 hakbang na lang ang layo ko roon nang bigla iyong lumingon at inangilan ako. Agad naman akong napaatras. Nilayasan din ako ng lahat ng anto na nasa aking sistema dahil sa pagkagulat at takot. Nagliliwanag kasi ng pula ang mga mata noon. Magulo ang mahabang buhok at parang madumi ang katawan. Pagkaatras ko ay saglit akong natumba pero mabilis din akong tumayo sabay takbo papabalik kay kuya. Nakita kong nakatayo na rin noon si Kuya Abner. Bago pa ako makarating sa kanya ay agad na rin siyang tumakbo. Pero imbis na papabalik sa bahagi ng Nyogan ang puntahan ay binaybay lang namin ang gilid ng tabing dagat papalayo. Naisip kasi namin na kung sundan kami doon sa Nyogan ay mas delikado. Wala pa namang kabahayan doon. Samantala kung pupunta sa unahan ay mararating namin ang mga kabahayan at naroon na rin ang barangay hall sa unahan kaunti. Noong lumingon ako ay nakita kong gumagapang na ang taong iyon papabalik sa direksyon ng Nyogan. Kaya huminto na ako. Tinawag ko na rin si kuya. Patuloy pa rin kasi siya sa pagtakbo. Mabuti nga at hindi kami hinabol noon. Ang ginawa namin ni kuya ay doon na lang kami naupo sa dalampasigan katapat ng mga kabahayan para madaling makasigaw ng tulong kung sakaling atakihin kami ng aswang na iyon. Ang sabi ni kuya na aswang daw talaga iyon. Kahit ako man ay naniniwala din kasi kakaiba ang asal noon. Noong makita na namin ang paparating na bangka ni Papa, ay bumalik na kami sa pwestong aming inalisan. Hindi na kami nagkwento pa tungkol roon kay Papa dahil mag-iinit lang ang ulo niya at sasabihin, gumagawa lang kami ng dahilan para hindi siya sunduin gabi-gabi. Pinagtulungan na naming buhatin ang bangka papunta sa lagayan noon na malayong malayo sa dagat para kahit pa mag-high tide ay hindi maaabot. Kinabukasan noon ay inaya ako ni kuya na manguha ng bagakay para raw may panlaban kami kung sakaling makaengkwentro namin uli ang aswang na iyon. Noong araw din na iyon ay nabalitaan namin na isang aso ang natagpo ang patay doon sa tabing dagat kung saan namin nakita iyong aswang. Isang tanod ang may-ari noong aso at may anak na buntis. Kaya ang hinala ng karamihan na inuna sa pagpatay ang aso para walang kahol lang kahol kapag pumunta na ang aswang. Noong mga sumunod na gabi ay hindi na kami nagpupunta sa tabing dagat nang walang dalang pinatulisang bagakay at matalas na ita. Sa kabutihang palad naman ay hindi na namin nakaengkwentro ang nilalang na iyon. Pero meron akong isang bagay na napapansin. Iyong si Kuya Abner ko kasi ay may mga kaibigan. Mga kaidaran niya rin karamihan. Madalas nakakasama niya sa inuman o minsan sa paghahanap ng mga raket. Isa sa kanila ang medyo hindi ko gusto ang aura. Hindi ko alam, Boss Carl, kung paano ko ipapaliwanag. Alam mo iyong pakiramdam sa isang tao na kahit walang ginagawang masama sa'yo ay parang galit ka na agad sa kanya. Kahit pa nga, hindi siya nagsasalita o di kaya wala rin siyang ginagawa sa'yo. Basta, yung kapag nakikita mo siya ay hindi ka na mapakali at umiinit ang ulo mo. Ganun ang pakiramdam ko doon sa kaibigan ni kuya. Lalo at mahaba ang buhok noon na parang rakista. Ang sabi sa akin ng mga kakilala ko ay iyong zodiac sign daw ang dahilan noon. Iyon bang magkaaway talaga ang zodiac sign nyo? Halimbawa Gemini ka tapos ang taong iyon ay Scorpio. Hindi daw talaga iyon compatible. Parang ganun. Pero hindi ko rin alam kung totoo yun, Sir Carl. Basta para sa akin, kapag hindi maganda ang pakiramdam ko sa taong iyon, ibig sabihin
meron siyang hindi magandang itinatago o meron siyang madilim na lihim. Isang araw noon, umalis sina Mama at Papa, pumunta sa kabilang bayan, sa lugar ng kapatid ni Papa. Binyag daw kasi ng bunsong anak ng kapatid ni Papa. Sabi naman ni Papa na huwag na raw kaming sumama ni Kuya. Magdadala na lang sila ng pagkain mula roon. Gastos lang daw sa pamasahe at walang maiiwan sa bahay. Hindi naman iyon problema sa amin ni Kuya, lalo na kay Kuya. Dahil mas enjoy naman siya na makasama ang mga barkada kaysa sumama kina Papa. Madaling araw pa lang noon umalis na sila Papa dahil ang sabi, tutulong pa raw siya sa pagkakatay ng dalawang baboy. Marami kasi ang imbitado, kaya kailangan talaga na marami rin ang handa. Pagkagising ko ay nakita kong nakaligo na si Kuya, nagbibihis na siya. Sabi ko naman, oh, Kuya, saan ka pupunta? E di may lakad din. Magpapainom si Alfred sa bahay niya. Birthday niya kasi noong nakaraang araw. Eh hindi kami lahat available. Kaya ngayon na lang ang selebrasyon. Sumunod ka na lang doon kung trip mo rin uminom. Tuba lang naman ang iinumin namin. Tapos inihaw na isda ang pulutan. Sabi ko naman, ayoko Kuya. Sasama ang tiyan ko sa tuba. Balita ko pa naman, hinahaluan ni Mang Tibo ng tubig ang tuba niya para dumami. Iyon yata ang nakakasira ng tiyan ko eh. Sumagot naman ito na tumatawa. Sus, ang sabihin mo, pangmayaman lang talaga yung sigmura mo, kaya sensitive. Matapos makapagbihis ni Kuya, ay umalis na siya agad. Ako naman ay bumangon na at nagkape. Bago magtanghalian, ay pumunta ako sa kapitbahay namin si Aling Lydia para umutang ng ginataang langka. Nang may maipang ulam ako sa tanghalian. Pasado alas 5 ng hapon ay nakauwi na si Kuya. Lasing na lasing ito. Inihatid siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko pala nasabi Sir Carl na iyong kaibigan ni Kuya na mabigat ang loob ko ay si Alfred. Siya rin iyong nag-birthday na nagpainom kina Kuya. Pagkarating ni Kuya ay humingi ito ng maligamgam na tubig. Agad ko naman siyang binigyan. Hindi naman kasi kami nagpapawala ng mainit na tubig sa termos. Parang routine na iyon araw-araw na pagkatapos magsaing ay magpapainit ng tubig para sa termos. Nakita ko si Kuya na naduduwal. Kaya mabilis kong inilagay ang timba sa harapan niya. Doon na siya nagsimulang magtawag ng uwak. Alam naman natin na medyo mabaho ang amoy ng suka ng lasing. Pero iyong sinuka ni Kuya ay hindi lang basta amoy ng sukang normal. Amoy na bubulok na karne. Parang ganun nga ang naamoy ko noong may namatay kaming manok na tatlong araw naming hindi napansin. Doon kasi iyon namatay sa kamalig. Ganun na ganun ang amoy ng isinusuka ni Kuya, kaya biniro ko pa nga siya. Kuya, ano bang pinulutan nyo? Bangkay? Bakit sobrang baho ng amoy ng suka mo? Hindi niya na ako nasagot at patuloy siya sa pagsusuka. Nakadistansya lang ako dahil hindi ko matagalan ang amoy noon. Naroon lang naman ako sa labas ng pintuan ng kusina at natatanaw ko pa siya. Hanggang sa makita kong bigla na lang siyang bumagsak sa sahig, as in una ang mukha. Sa isip ko nga, grabe naman ang pagkatumbang iyon. Kasi diba, kahit palasing tayo, kung matutumba, ay magagawa pa nating maitukod o maisalag ang kamay sa mukha. Pero siya, as in himatay talaga ang dating ng pagkakatumba. Agad ko siyang nilapitan at iniupo. Pero para siyang walang buto, ulantang gulay. Wala nga siyang malay. Ang isa pa sa kinaaasar ko dahil naitumba niya rin iyong timba. Kaya nagkalat ang laman noon sa kusina. Imbis na balak ko pa naman sanang itago na uminom siya, e sa nangyaring iyon ay malabo na.
Binuhat ko na si kuya at inilagay sa mahabang upuan sa sala. Tapos bumalik ako sa kusina upang linisin ang nagkalat doon. Hindi pa nga ako tapos maglinis ay narinig ko na napaparating sila Papa. Lagot, huli na talaga si kuya. Wika ako pa sa aking sarili. Dong, anong nangyari sa kuya mo? Tanong pa ni Papa. Nakipag-inuman po pa. Kauuwi lang. Ano yung naamoy ko? Bakit sobrang baho? Suka po yun ni kuya sa kusina. Naggalat. Kasi naitumba niya ang timba noong matumba rin siya. Nilapitan ni Papa si kuya at pilit ginigising. Pero kahit kaunting ungol ay wala. Nataranta na si Mama. Agad kumuha ng planggana na nilagyan ng tubig at tawel. Saka sinimulan ang pagpupunas sa mukha ni kuya. Noong makatapos ako sa paglilinis ng kusina, ay inasikaso ko naman ang uwing mga pagkain nila Mama. May dala rin silang isang pata ng baboy. Kailangan ko yung pakuluan para sa kinabukasan na lulutuin na pangulam. Sabi ni Papa, nabantayan ko lang daw si kuya doon sa sala. Huwag na raw iakyat sa kwarto namin. Pumasok na rin agad si Papa sa kwarto nila dahil pagod ito at nakainom rin. Pero hindi kasing lasing ni Kuya Abner. Doon na nga ako natulog sa sala. Naglatag lang ako ng banig sa sahig. Nakasemento naman kasi ang sahig namin pero rough lang. Iyong parang kalsada lang ang pagkasemento. Ayos na iyon kaysa dati na putik talaga. Kinabukasan, noong magising ako, ay tinignan ko si kuya. Napansin ko na kung ano ang pwesto niya noong nakaraang gabi ay walang nagbago. Ano yun? Hindi talaga siya gumalaw sa buong magdamag? Pumunta ako sa kusina para maghilamos. Tapos noong pagkabalik, ay binuksan ko ang pintuan at bintana para pumasok na ang liwanag. Medyo madilim kasi sa loob ng bahay namin kapag nakasarado ang pintuan at bintana. Doon na ako kinabahan dahil nag-violet na ang labi ni kuya. Putlang-putla na rin siya na parang patay. Nagsisigaw ako habang tinatawag ko sina Mama at Papa. Agad naman silang lumabas. Tinapik-tapik ni Papa si kuya pero hindi nagkakamalay. Sabi naman ni Mama na tumawag na ng tricycle agad si Papa at isusugod na nila sa ospital si kuya. Dali-daling umalis si Papa. Pagkabalik ay kasama na ang kumpare niyang tricycle driver. Si Mama at Papa na ang magkasama na nagdala kay kuya sa ospital. Dahil maraming kakilala si Mama na sa ospital nagtatrabaho, magagamit niya ang koneksyon niya para maasikaso agad si kuya. Naiwan ako sa bahay upang magbantay sa aking kapatid na bunso. Hapon na noong bumalik si Mama. Ayon pa sa kanya ay may malay na raw si kuya, pero sobrang hina pa rin. Tapos muli iyong nagsuka. Sabi ni Mama na iuuwi na raw kinabukasan si kuya. Mukhang walang masabing matino ang mga doktor sa ospital. Ipapadextrose na lang nila si kuya ng 24 hours para makarecover ang katawan. Masyado raw kasi itong na-dehydrate dahil sa pagsusuka ng marami. Kinabukasan nga noon ay iniuwi na nila sa bahay si kuya. Nagtataka ako dahil napakalaki ng ipinagbago ng itsura ni kuya. Parang biglang natuyo ang katawan niya at pumayat. Humpak na rin agad ang mga pisngi. Tapos ang mata ay mapula na parang may namumuong dugo. Sabi daw ng mga doktor ay dalhin sa mga private hospital para masuri. Sabi naman ni Papa na wala kaming sapat na pera para doon. Kaya iniuwi niya na lang si kuya. May duda kasi siya na hindi na iyon problemang medikal, kundi may kinalaman na sa kababalaghan. Pagkarating lang ni kuya sa bahay ng alas 3 ng hapon, ay umalis din agad si Papa upang magsundo ng isang albularyo. Pagkarating ng albularyo ay agad noong sinuri si kuya tapos iiling-iling.
Nayanggaw ang anak mo, Pedro. Saan ba ito dumayo? Wika pa ng albularyo. Sabi naman ni Papa, hindi naman niya dumayo, Tang. Nakipag-inuman lang yan sa mga barkada niya na taga rito lang din. E di may sumalisi sa kanila na aswang at niyanggaw sila. Muling umalis ang matandang manggagamot upang kumuha ng mga gagamitin niya sa panggagamot. Bumalik iyon nang pasado na alas 7 ng gabi, tapos saka na sinimulan ang panggagamot. Hindi na ako nanood sa mga pinaggagawa noon dahil naroon ako sa kusina, nakatutok sa pagluluto kasama ang bunso kong kapatid. Makalipas ang 3 araw nang pabalik-balik ng manggagamot sa bahay namin, ay sinabi noon na ayos na raw si kuya, magpapahinga na lang. Ipinahatid ni Papa sa bahay ng manggagamot ang isang lilitsuning laki ng baboy namin bilang pasasalamat daw iyon sa paggamot kay kuya. Hindi naman tumanggi ang manggagamot noong ibigay ko iyon at itali sa loob ng kanyang bakuran. Isang linggo ang nakalipas, gumaling na ng tuluyan si kuya. Dumalaw siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Doon niya palang nalaman na 2 sa kaibigan niya ay patay na. Ang isa ay nawawala, tapos ang 5 ay si Alfred. Maayos naman daw si Alfred, pero ang sabi sa kanya na nagkasakit rin daw ito, kaya nagtungo daw sa ibang lugar para magpagamot sa isang kilalang albularyo. Pero ayon pa kay kuya ay hindi siya naniniwala dahil walang nagbago sa itsura ni Alfred. Hindi naman ito mukhang nagkasakit. Hindi kagaya ni kuya na kaunting pagpayat na lang ay magmumuka ng bangkay. Kaya ang duda namin, si Alfred ang aswang na nanghawa kina kuya. Pero mabuti dahil natuto na rin si kuya. Hindi na siya sumama pa kahit kailan kay Alfred sa tuwing mag-aaya ito ng inuman, pero magkaibigan pa rin naman sila. Madalas pa rin silang magkasama na tumambay o mamasyal, lalo na kung merong mamamataang bagong chicks sa lugar namin. Isang araw, dumating ang isang taga sa amin na galing ng Bacolod. Taga sa amin ang lalaki, tapos taga Bacolod ang kanyang napangasawa, kaya doon na sila nanirahan sa Bacolod. Sa hindi ko alam na dahilan, bumalik sila sa lugar namin at doon na raw permanenteng maninirahan. Ang panganay nilang anak ay nasa 19 taong gulang. Si kuya ko noon ay nasa 21 taong gulang na. Ako naman ay 18. Maliban sa bagong mukha para sa mga taga sa amin, iyong dalaga, masasabing angat din talaga ang ganda noon sa pangkaraniwan. Kaya naman, palaging laman ng usapan ng mga kalalakihan. Halos gabi-gabi rin ang mga dumadalaw ng mga kalalakihan upang bumisita at mangharana. Kasama na doon si Kuya Abner at si Alfred sa gabi-gabing dumadalaw doon sa dalagang si Crisanta. Sabi ni Kuya sa akin, nakita niya na raw ang babaeng papakasalan niya at makakasama habang buhay. Sabi ko naman sa kanya, ayos yan kuya, ganyan din ang sabi noong 10 lalaki, nakasabay mo sa panliligaw, pati na si Alfred. Kakamot-kamot naman si kuya ng ulo, mukhang tagilid nga raw siya eh, kasi mahirap lang kami. Madalas suman o mga kakanin lang ang pasalubong niya kapag dumadalaw. Samantalang ang mga karibal niya ay mga mamahaling chocolate. Sabi ko naman sa kanya, plano niyo bang paiksiin ang buhay ng babaeng iyon? Bakit puro matatamis ang regalo niyo? Sabi naman ni kuya, eh anong ibibigay ko? Huwag ka kayang gumaya sa mga karibal mo. Umisip ka ng regalo na kakaiba at mapapakinabangan ang buong pamilya. Halimbawa, magdala ka ng 1 kilong isda. Samahan mo ng talbos ng kamote, tanglad at kalamansi. Siguradong hindi lang ang dalaga ang matutuwa sa iyo, kundi buong pamilya. Hindi ko alam kung siseryosohin ba ni kuya ang sinabi ko. Pero kinabukasan, nakita ko siyang nangunguha ng tanglad
malunggay at kalamansi sa likuran ng bahay namin. Ang sabi niya, dadalhin niya raw iyon sa bahay ng dalaga. Sabi ko naman, edi ihatid mo na yan ngayon. Alangan naman mamayang alas 8 pa pagdalaw mo, saka mo yan ibibigay. Edi tapos na sila maghapunan noon. Oo nga no, wika pa ni kuya. Pagkakuha niya ng kalamansi, ay agad niya nang inihatid sa bahay ng dalaga iyong pangulam. Pagka-uwi ay tuwang-tuwa siya. Dahil todo pasalamat daw sa kanya ang dalaga dahil wala talaga silang ulam. Maging ang nanay ay nagpasalamat rin daw. Kinagabihan, pasado alas 8, ay pormang porma si Kuya Abner para mamisita sa dalagang si Crisanta. Tapos pasado alas 10 ay nakauwi na. Todo pasalamat naman sa akin. Napakagaling daw ng ideya ko. Kasi dahil sa regalo niyang pangulam, ay priority siya ng dalaga. Noong dumating nga raw siya, ay wala pang pinapapasok na manliligaw. Tapos sabi sa kanya ng ibang mga kalalakihang naroon na hindi siya welcome. Dahil sariling itlog lang daw ang dala niya. Pero laking gulat ng lahat. Dahil noong makita siya ng dalaga, ay siya ang unang pinatuloy. Nag-usap sila hanggang bago mag-alas 10. Tapos sinabi na sa ibang manliligaw na saka na lang ulit dahil matutulog na ito. Huwag na rin daw mulang babalik sa linggong iyon dahil hindi maganda ang pakiramdam ng kapatid. Kailangan nilang magpahinga palagi ng maaga. Pero si kuya daw ay sinabihang dumalaw pa rin. Sa likuran na lang ng bahay dumaan para hindi makita ng ibang mga manliligaw. To make the story short, Sir Carl, naging magkasintahan si Kuya Abner at iyong dalagang si Crisanta. At nakakailang buwan pa lang silang magkasintahan, ay nabuntis na ito agad. Kaya madalian ang pagpapakasal nila. Muling nagdesisyon ang mga magulang ni Crisanta na bumalik sa Bacolod. May offer daw kasi na trabaho para sa ama nito. At ayaw din naman ng asawa na mawalay. Kaya kung nasaan ang tatay ni Crisanta, ay naroon din ang nanay niya. Kaya imbis na sa amin titira sina Kuya Abner at Crisanta, doon na lang sila nanirahan sa bahay nila Crisanta. Bagong pagawa pa lang din naman iyon noong dumating sila sa lugar namin. Isang araw noon, naroon sina Kuya Abner at Crisanta sa bahay namin, dumalaw. Galing daw sila sa health center, nagpa-prenatal check-up. Nasa ika-apat na buwan na kasi noon ang ipinagbubuntis ni Crisanta. Habang naroon sila sa loob, ay naroon naman ako sa labas, naghahasa ng itak. Kung si Papa kasi ay sa dagat ang hanap buhay, ako naman ay sa pagkukopra ang aking pinagkakakitaan. Bayarang taga-akyat ako ng mga nyug. Basta ang gagawin ko lang ay uubusing ilaglag lahat ng mga nyug sa itaas na sakto na ang edad para gawing kopra. Tapos kaunting linis ng puno, tapos na. Ang may-ari na ang bahala sa kasunod na proseso ng pagkukopra. Tong, kumusta? Wika pa ni Kuya Abner. Nakakaisang buwan na noon na wala si kuya sa bahay namin. Sabi ko naman, eto, ayos naman kuya. E ikaw, kumusta? Eto, masaya, pero may pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang magiging pamilya ko tong. Hindi ko ito napaghandaan eh. E bakit kasi kuya binuntis mo naman agad? Hindi ka pa pala handa? Natatakot kasi ako tol. Baka mawala pa sa akin. Hindi na ako makakahanap pa ng katulad ni Crisanta. Nakita mo naman, di ba? Sobrang ganda niya. Parang anak mayaman. Pero mabait at hindi maarte. Alam ko naman yun, kuya. Pero kung may tiwala ka naman sa pagmamahalan niyo, dapat pinlano mo ring mabuti at pinaghandaan. Tol, hindi ko alam ngayon ang gagawin ko. Lalo pa siguro. Kapag naisilang na ang anak namin, mahinang wika pa ni kuya na mukhang ayaw iparinig sa loob ang mga sinasabi niya. Sabi ko naman,
Hayaan mo kuya, mag-aabot-abot din ako sa'yo kapag naka-sideline ako para kahit papaano makagaan sa'yo. Salamat tol ha. Ayoko rin sabihin kina mama ang problema ko dahil alam kong sisisihin lang din nila ako. Matapos naming mag-usap ni kuya ay nagpaalam na sila ni Crisanta na uuwi na. Naawa naman ako kay kuya, masipag naman siya. Pero alam naman natin kung gaano talaga kahirap ang buhay, lalo na sa probinsya. Isang araw noon, matapos kong magtrabaho sa bukid, ay dumiretso na ako sa bahay ng may-ari. Binayaran naman ako agad. Pagkarating ko sa bahay ay naglinis lang ako ng katawan. Tapos nagbihis. Balak kong pumunta kina kuya para ibigay ang kinita ko. Magtitira lang ako ng 500 na panggastos ko rin. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na si Alfred na nasa pintuan ng bahay nila kuya, kumakato. Pero palad ang gamit. Ibig sabihin, kinakalampag niya ang pintuan. Sa itsura niya ay hindi maganda ang dating ng kanyang approach. Narinig ko pagkalapit ang sabi niya. Ano ba, Crisanta? Papasukin mo ako? May karapatan ako pumasok sa bahay na iyan dahil bahay rin yan ang kaibigan ko. Sumagot naman sa loob si Crisanta. Ano ba, Alfred? Hindi ka nga pwede pumasok dito. Wala naman si Abner. Bumalik ka na lang mamayang hapon pagka-uwi niya. Crisanta, buksan mo ito! Ikaw ang kailangan kong makausap, hindi ang walang kwenta mong asawa. Hindi kayo bagay ni Abner. Ako ang dapat na sinagot mo. Buksan mo na ang pinto na ito nang mapatunayan ko sa'yo ang sinasabi ko. Pasigaw na wika pa noon, kasunod ng malalakas na pagpukpok sa pintuan. Doon na ako lumapit ng tuluyan. Oh, pare, narito ka pala. Uy, Topper, ikaw pala. Sir Carl, hindi ko pala nasabing Christopher ang totoo kong pangalan, kaya Tong ang palayo ko sa bahay. Sa ibang tao naman ay Topper ang tawag sa akin. Oh, Alfred, bakit ka narito? Ay, dinadalaw ko lang si paring Abner. Ah, talaga? E narinig kong sinabi ni Crisanta na wala si kuya ah. Pero tuloy ka pa rin sa pagkalampag ng pinto. Ano bang problema mo? Galit ko pa na wika. Sumagot din siya ng galit. Pakialam mo ba? May pakialam ako dahil hipag ko ang ginugulo mo. Ah, mayabang ka rin ha? Katulad ka rin ng kuya mo. Wika niya pa sabay suntok sa mukha ko. Ang hindi niya alam na hindi ako katulad ni kuya, na puro pagbabarkada ang inaatupag. Madalas akong tumambay sa kakilala kong taga-bukid na magaling mag-boxing. At madalas akong mag-insayo sa punching bag na nilalagyan namin ng sawdust. Pagkawalop niya ay mabilis ko iyong niyukuan sabay sapak sa panga niya. Napaikot iyon at bumagsak sa pagkahilo. Noong akma ng babangon, ay isang malakas na sipa sa sikmura ang ibinigay ko. Muli siyang natumba. Inulit ko pa ng 2 beses hanggang sa mapalayo siya sa pintuan ng bahay. Sabi ko sa kanya, "Ito ang tatandaan mo, Alfred. Ito na ang huling beses na pupunta ka rito. Kapag sinabi sa akin ni Crisanta na nagpunta ka uli dito, mag-alsabalutan ka na. Isama mo na rin sa pag-alis ang bahay mo. Hindi ako nagbabanta. Nagbibigay ako ng babala." Tumayo naman siya sabay sabing, "Hindi mo ako kilala, bata! Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo!" Sabi ko naman, "E di sige, bumalik ka pa rito nang makilala mo rin ang binabangga mo." Susuray-suray siyang naglakad papalayo. Noong malayo na siya, ay saka ako nagsalita. "Ate, pwede mo nang buksan ang pintuan. Wala na si Alfred." Doon na bumukas ang pintuan. Nakita kong umiiyak si Crisanta. Diretso siyang lumapit sa akin. Yumakap habang umiiyak ng malakas. "Salamat, Tong. Mabuti at dumating ka. Ilang araw na akong ginugulo ni Alfred.
At tuwing narito siya, ay naninigas ang tiyan ko at sumasakit. Isingit ko lang pala, Sir Carl, ha. Hindi ko alam kung ilang taon na iyong si Alfred, pero mukhang mas matanda pa siya kay Kuya Abner, tapos mahaba rin ang kanyang buho. Ang duda ko nga, siya ang aswang na nakita naming lumapa sa aso ng isang tanod. Awang-awa ako sa hipag ko dahil nanginginig pa ito habang nakayakap sa akin. Halata talaga ang takot sa kanya. Sabi ko naman, eh bakit hindi mo isumbong kay Kuya Abner? Sinabi ko na yan kay kuya mo. Pero ang sabi niya, medyo makulit lang daw talaga si Alfred. Mabait naman daw yun. Baka gusto lang siyang dalawin, kaya nagpupunta rito. Sabi ko naman, hindi mo sinabi na hinaharas ka na? Sinabi, pero ang sabi ni kuya mo, na baka raw nagbibiro lang. Bitter kasi yun, na si kuya mo ang sinagot ko at hindi siya. Sabi ko naman muli, tanga ba si kuya? Hindi na biro yun. Pangaharas na ang ginagawa ng kaibigan niya. Wala pa rin siyang ginagawa. Mahinaho naman na nagsalita si Crisanta. Tong, huwag mo na lang itong sasabihin sa kuya mo, ha? Pero sa tingin ko, takot si kuya mo kay Alfred, kaya ayaw niyang kumprontahin. Ito talaga si kuya, pinapairal ang kaduwagan. Hindi na pwede ang ganun kapag may pamilya ka na. Habang nakayakap sa akin si Crisanta, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Tama nga si kuya, napakaganda ng hipag ko, lalo na kapag malapitan. Kahit ang amoy ng buhok nito at singaw ng katawan ay nakakahumaling talaga. Tapos dikit na dikit pa sa akin ang may kalakihan niyang dibdib dahil sa mahigpit na pagkakayakap. Kaya bago niya pa maramdaman ang pilyong reaksyon ng katawan ko sa ibaba, ay ako na ang lumayo. Teh, uminom ka muna ng tubig para mahimasmasan ka. Doon pa lang siya bumitaw sa akin at nagpunta sa kusina. Habang naroon siya ay nagtanong ako, Teh, may bigas pa ba kayo? Sabi niya naman, wala nga tungi. Kaya nga maaga pa lang ay umalis na si kuya mo para maghanap ng sideline. At hanggang ngayon, wala pa. Dinukot ko ang pera sa bulsa ko. Kinuha ko ang 500. Tapos noong bumalik siya ay may dala na rin siyang tubig para sa akin. Tungo, baka nauuhaw ka rin. Tinanggap ko naman iyon at uminom. Sabi ko, Teh, heto, may kaunti ako na itabi. Itabi mo rin, pang emergency nyo, kapag wala na talaga kayong maisaing. Isara mo muna ang pintuan, baka bumalik pa ang lokong iyon eh. Bibili lang ako ng bigas para makapagsaing ka na. Dito na rin ako makikikain ng hapunan. Hindi pa siya nakakasagot ay lumabas na ako. At sininyasan siya na magsara na ng pintuan. Noong makita kong nakasara na ay nagtungo na ako sa tindahan sa unahan. Nagpalingalinga muna ako at siniguradong wala si Alfred. Baka kasi patraydor niya akong saksakin. Bumili ako ng 3 sardinas, sotanghon, kape at asukal, tsaka 5 kilong bigas. Matapos makapamili, ay nagmadali na rin ako sa pagbalik sa bahay nila Kuya Abner. Nakita ko rin na may papaya sa loob ng bakuran nila, kaya kumuha na rin ako para maihalo sa lulutuing gisadong sardinas na may sutanghon. Nakakahiya naman sa'yo, Tong. Ikaw na nga ang bumili ng bigas, pati ulam, ikaw pa. Ano ka ba, Teh? Pamilya tayo, di ba? Kaya dapat nagtutulungan. Tsaka, bilog ang mundo, Teh. Maaring sa ngayon, kayo ang naghihirap. Tapos, pagkalipas ng 5 taon, mayaman na kayo. Ako naman ang walang-wala. E di, hindi ako mahihiyang lumapit sa inyo upang humingi ng tulong o kahit makikain man lang. Hay, Tong. Sana magdilang anghel ka. Pero sa ugali ng kuya mo, mukhang malabo yun. Napakahina ng loob niya at matampuhin pa. Noong minsang nag-sideline siya bilang laborer, isa raw sa kasamahan niya ang nagkamali.
Tapos, pinagmumura sila ng foreman. Ayun, hindi na pumasok kinabukasan. Hindi naman daw siya ang may kasalanan. Bakit kasama siyang mumurahin? Masyado raw ibinababa ang pagkataon niya. Sinabihan ko nga na sana nilunok niya na lang ang pride niya dahil alam niya naman sa sarili niya na wala siyang ginagawang mali. Tapos ngayon, hirap na makahanap ng sideline uli. Hindi naman daw siya marunong mangisda. Iyong seryosong pangingisda ha. Pamimingwit sa batuhan lang ang alam niyang gawin. Isa pang ulam nga lang na dalawang kainan ay kulang pa ang huli niya kapag namimingwit siya. Pagpasensyahan mo na ang kuya ko, te. Papasaan ba at matututo rin yan? Eh bakit ikaw tong wala ka pang ang asawa at mas bata sa kuya mo ay marunong ka na sa buhay? Balita ko nga, matagal ka na sa pagiging taga-akyat mo ng nyog. Sabi rin ni Abner na mas malaki ka pa kumita kaysa papa nyo. Hindi ko alam sa kanila, te. Ako kasi, ramdam ko ang totoong mukha ng kahirapan at ayokong mababad doon ng habang buhay. Sana to, ikaw na lang si kuya mo. Siguradong hindi ako naghihirap ng ganito ngayon na ultimo kape ay hindi kami makabili. Hindi ko na siya sinagot at nagpatuloy na ako sa paghihiwa ng papaya habang siya naman ang nagbabantay ng sinaing. Pasado na noon alas 7 ay wala pa rin si kuya, kaya sinabi ni Crisanta na wag na raw naming hintayin. Maghapunan na raw kami dahil maging siya ay nagugutom na rin. Natapos na lang kaming kumain ay hindi pa rin dumarating si kuya. Tong, anong oras ka uuwi? Sabi ko naman, pagkarating na sana ni kuya, ayaw kitang iwan dito na mag-isa. Lalo at nariyan lang sa paligid si Alfred. Baka balikan ka eh kapag nakitang nakauwi na ako. Bakit? Gusto mo bang umuwi na ako? Halatong, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sasabihin ko nga sana sa'yo na dito ka na matulog. Baka kasi gabing-gabi na umuwi si kuya mo. Ganun kasi iyon minsan kapag naghahanap ng sideline. Hindi uuwi hanggat walang madilihensya na kahit 20 pesos. Sige te, magpahinga ka na. Dito lang ako sa sala. Ako na ang maghihintay kay kuya. Huwag mo kalimutang magsara ng mabuti ng bintana, ha? Sige tong, salamat uli sa'yo, lalo na sa pagkain. Wika niya pa at pumasok na sa kanilang silid. Habang naroon ako nakatambay sa sala, ay pinatay ko ang ilaw doon para malinaw kung makikita ang labas. Pasado alas 11 na noong dumating si kuya. Oh, tol, narito ka pala. Kanina ka pa? Sabi ko naman, oo kuya, pasado alas 3 pa lang ng hapon, narito na ako. Kuya, hinaharas ni Alfred ang asawa mo ah. Ang sabi ni ate, sinabi niya na raw sa'yo, pero wala kang ginawa. Sabi mo raw na nagbibiro lang ang tao. Oo nga, tama ka. Ganun nga yun, mapagbiro talaga yung si Alfred. Biro ba yun kuya? Pumupunta siya dito kapag wala ka at nagpupumilit pasukin ang bahay niyo? Harassment na yun kuya at kawalang respeto sa'yo. Bigla akong nilapitan ni kuya at itinulak. Ano bang gusto mong gawin ko? Makipagsapakan ako ng walang matibay na dahilan? Hindi mo ba alam na si Alfred ang pinakamatapang sa grupo namin? Hindi yun takot sa basagan ng mukha. Anong laban ko roon? Kuya, hindi mo kailangan ng laban. Kailangan mong ipakita na kaya mong ipaglaban ng patayan ang pamilya mo o ang asawa mo. Hindi ka rerespetuhin kung ipapakita mong takot ka sa kanya. Tanungin mo si ate kung ano pinagsasabi ni Alfred tungkol sa'yo. Wala ka raw kwentang tao at duwag. Yun ang sabi ni Alfred. Bigla naman akong sinapak ni kuya. Gusto ko sanang ilagan, pero hindi ko iyon ginawa dahil gusto kong subukan kung itutuloy niya ba talaga. Pero itinuloy nga, kaya natumba ako sa upuan. Bigla namang sumigaw si Crisanta. Abner! Tama na yan! Tama si Tong! Hinaharas na ako ni Alfred, pero wala kang ginagawa. Hihintayin mo pa bang gahasain ako ni Alfred kahit buntis bago ka kumilos? Sabi mo sa akin noong naliligaw ka pa lang
na kahit buhay mo ay kaya mong ialay para sa akin at hindi mo hahayaang may manakit o umapi sa akin. Nasaan na, Abner, ang pangako mong iyon? Inuulit-ulit mo yun sa akin dati tuwing gusto mo akong angkinin. Ngayong buntis na ako, nasaan na? Nakalimutan mo na ang lahat ng iyon? Mahabang wika pa ni Crisanta habang umiiyak. Tinignan naman ako ng masama ni Kuya Abner, sabay sabing, "Lumayas ka na tong sa pamamahay ko! Ayoko nang merong nakikialam sa desisyon ko kung paano maging haligi ng tahanan. Alis na, bago pa ako may magawang hindi maganda sa'yo." Tumayo naman ako at sinabing, "Oo kuya, ikaw lang naman talaga ang hinihintay ko para makauwi na rin ako. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung sakaling aalis ka ng bahay para maghanap ng sideline, ihatid mo muna sa bahay natin si Crisanta. Mas ligtas siya roon kaysa dito." Wika ako pa at umalis na ako sa bahay nila. Wala naman akong balak makialam talaga sa pamamaraan ng pagiging haligi niya ng tahanan. Pero naaawa lang ako sa kalagayan ng hipag ko, lalo at buntis ito. Tsaka pamilya ko na rin si Crisanta at hindi ako papayag na babastusin o haharasin ito ni Alfred. Pagkarating ko sa bahay ay nagtanong si Mama kung saan ako nang galing at bakit ako ginabi. Sabi ko naman na kinakuya ako galing. Ikinwento ko rin ang lahat kina Mama, lalo na iyong panghaharas ni Alfred kay Crisanta. Sabi naman ni Papa na hindi pa pala kaya ni Kuya, bakit nagmadali siyang mag-asawa? Malambot pa pala ang tuhod nito. Sabi naman ni Mama na pagpasensyahan na lang at hayaan din si Kuya sa mga desisyon niya. Pero kung lumapit at humingi ng tulong sa amin, ay tulungan namin. Buwan din mahigit ang lumipas na hindi ako nagpapakita kay Kuya. Pero hindi nila alam pareho na tuwing hapon ay naroon ako sa may kanto sa tindahan. Dinadaanan ko rin ang bahay nila at inoobserbahan kung hindi ba sila hinaharas ni Alfred. Isang hating gabi noon, nagising ako sa kalampag ng pintuan namin. Dali-dali akong bumangon at nagbukas. Pamilyar kasi sa akin ang boses ng tumatawag at si Crisanta iyon. Mautal-utal siya sa pagsasalita at wala talaga akong maintindihan. Puro Abner lang ang naririnig ko. Bumaba na rin sina Mama at Papa. Binigyan ko ng tubig si Crisanta at sinasabihang kumalma para maintindihan namin ang sinasabi niya. Noong mapakalma ko na siya ay ang sabi nito, si Kuya raw ay walang malay. Si Alfred daw ang may gawa. Dali-dali naman kaming kumuha ng itak ni Papa at nagtungo sa bahay nila. Pagkarating namin doon ay naroon si Kuya nakabulagta sa sahig, bumubula ang bibig, tapos dilat na dilat ang kanyang mga mata na tila takot na takot bago namatay. Galit na galit si Papa at inikot ang buong bahay upang hanapin sa paligid kung naroon pa ba si Alfred, pero wala na. Naiyak na lang si Papa sa nangyari kay Kuya. Kahit hindi ipinapakita ni Papa ang kanyang pagmamahal sa amin, pero alam kong mas mahal niya si Kuya kaysa sa akin. Dahil noong sinabi kong magbenta kami ng lupa para makapag-aral ako ay hindi niya ginawa. Pero noong sinabi ni Kuya na gusto na nitong mag-asawa, ay mabilis sumagot si Papa ng sige. Kakausapin niya raw iyong negosyante sa amin at ibibenta ang kalahati ng aming lupain. Tapos ang sobrang pera na ginamit sa kasal ay ibinigay niya rin kay Kuya. Hindi ko nga alam kung papaano iyon ginastos ni Kuya dahil ang bilis naman yatang naubos. Iniwan ko muna si Papa sa bahay nila Kuya at nagtawag ng tutulong sa amin sa pagdadala kay Kuya sa bahay. Sa bahay lang din ginawa ang kabaong ni Kuya. Nagtulong-tulong lang ang mga kaibigan ni Papa na karpintero. Mas tipid kasi ang ganoon kaysa sa bibili ng ready-made na kabaong. Matapos mailibing ni Kuya ay doon na namin pinatira si Crisanta sa aming bahay.
dahil sa alam kong nagluluksa ito sa pagkamatay ni Kuya, kaya madalas ko siyang ipasyal sa tabing dagat o di kaya sa bukid. Nagdadala kami ng condensed milk tapos ikukuha ko siya ng buko. Hanggang sa ilang linggo ang lumipas, ay isinasama ko na rin siya sa bukid na tinatrabaho ko, lalo kapag kaunti lang ang aakyatin at malapit lang din. Nagbabao na rin kami ng pantanghalian. Bago mag-alas 3 ng hapon, ay papauwi na kami madalas. Doon na nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Isang hapon noon, naroon kami nakaupo sa may tabing dagat. Pareho kaming nakatanaw sa laot nang magsalita si Crisanta. Tong, paano na ang baby ko? Wala na siyang tatay. Ayokong lumaki siyang walang maituturing na ama. Hindi ko inakalang mabubiyuda ako ng ganito kaaga. Wala pang isang taon, wala nang ikasal ako. Nabiyuda na ako agad. Ayoko rin namang kung sino-sinong lalaki lang ang tatanggapin ko bilang maging bagong kabiyak para lang magkaroon ng ama ang aking anak. Gusto ko sana iyong mamahalin siya ng totoo. Iyong pagmamahal ng isang ama o kadugo. Noong lingunin ko siya, ay doon ko lang napansin na hindi na pala siya nakatingin sa laot. Sa akin na pala siya nakatitig. Tong, ikaw ba? Ayaw mong maging ama ng anak namin ni kuya mo? Tila natuyo bigla ang lalamunan ko. Ang totoo, gustong gusto ko si Crisanta. Napaka-plastic ko naman noon kung sasabihin kong hindi ako naaakit sa alindog niya, kahit pabuntis siya. Pero noong panahong buhay pa si kuya, ay mas mahalaga sa akin ang kuya ko kaysa sarili kong nararamdaman. Kaya pilit kong itinatago ang aking pagtingin na nabuo para kay Crisanta. Pero ngayon na ang pagkakataon na mismo ang nag-o-offer sa akin, hindi ko na ito tatanggihan. Wika ko pa sa isip ko. Gusto. Maiksing sagot ko pa. Ha? Anong sabi mo? Paglilinaw niya pa na tanong. Ah, gusto mo malinaw? Heto, makinig ka. Gustong gusto kitang maging asawa, Crisanta, at maging ama ng anak niyo ni kuya. Parang anak ko na rin yan, dahil kadugo ko yan eh. Kaya hindi mahirap sa akin na ituring yan bilang sarili kong anak. Bigla niya akong hinalikan sa labi, pero dampi lang. Kasabay ng masaganang pagtulo ng luha, niyakap ko na rin siya at sinabing huwag na siyang umiyak. Susubukan kong gampanan lahat ng mga obligasyon na hindi nagawa ni kuya. Pagka-uwi namin sa bahay ay kinausap ko sina mama. Sinabi ko ang tungkol sa napag-usapan namin ni Crisanta. Wala naman silang naging tutol. Sumasang-ayon daw sila dahil ayaw rin nila na malayo sa kanila ang kanilang apo. Kung mag-aasawa kasing muli si Crisanta at ilalayo siya ng kanyang magiging asawa sa lugar namin, edi hindi na namin makikita ang anak ni kuya at hindi pa kami makakasiguro mamahalin noong lalaki na parang tunay na anak ang batang iyon. Sabi naman ni Papa na sigurado siyang mas magiging mabuting padre di pamilya ako kaysa kay kuya. Makalipas ang isang linggo, ay lumipat na kami uli sa bahay nila Crisanta. Kapag umaalis ako ng bahay para maghanap buhay, ay iniiwan ko si Crisanta sa bahay namin para kasama niya si Mama at ang kapatid kong bunso. Tapos kapag mabilis lang naman akong matatapos, ay isinasama ko na rin siya sa bukid. Binibilhan ko na rin siya ng vitamins na kailangan ng buntis, pati prutas at gatas. Tuwing madaling araw, ay may nararamdaman akong umaaligid sa labas ng bakura namin. Naisip kong si Alfred iyon. Akala niya siguro mapapasakan niya na si Crisanta kapag napatay niya si kuya. Wanted nga siya sa mga pulis, pero hindi naman siya makita kahit saan. Inabandona niya na rin ang kanyang tinitirhang kubo. Wala rin kaming kakilalang kamag-anak noon. Noong magkaroon ako ng bakanting araw, ay nanguha ako ng tinik ng mga kawayan. Inilagay ko iyon sa gilid ng bakuran
pati na malapit sa bintana ay nilagyan ko rin. Alam ko namang hindi pa rin susuko si Alfred. Iniisip niya kasi na malaki ang advantage niya sa akin dahil aswang siya. Ang hindi niya alam na advantage ko naman ang kayabangan niya at pagiging arugante. Nakahanda ako sa pagsalakay niya sa bahay. Maging ang kwarto namin ay pinatibay ko na rin ang mga dingding. Kahit pawid ang makikita sa labas, makapal na tabla naman ang nasa loob noon. Kaya kahit maalis niya lahat ng pawid, ay hindi pa rin siya makakapasok. Maging ang bintana ay yari na sa tabla. Sa buong bahay, ang kwarto lang namin ang nilagyan ko ng tabla ang kisame. Para kahit magpunta rin siya sa bubungan, ay wala siyang masisilip sa loob. Isang gabi noon, kinukutuban ako na aatake si Alfred sa amin. Kaya inaya ko ang kapatid kong bunso na sa amin muna matulog. Grade 6 na rin naman iyon, kaya kahit papaano ay maaasahan na. Mababawasan na rin ang takot ni Crisanta kung may iba siyang kasama sa loob. Habang nakikipagsagupaan ako kay Alfred. Matapos naming kumain ay sinabi ko kay Crisanta na pumasok na sila agad ng kapatid kong si Boyet sa loob ng kwarto namin. Bukas niya nalang hugasan ang mga pinggan. May hiniram ako noon na airgun sa isang kakilala. Kahit papaano, magagamit ko iyon sa malayuan. Meron din akong buntot ng pagi. Nakaupo ako noon sa sala habang may nakatali na itak sa gilid. Nasa may sinturon ko rin naman nakasabit iyong buntot ng pagi. Halos sa lahat naman ng gilid ng bahay namin ay may nakatayong sibat na bagakay. Sa may kusina lang ako nag-iwan ng nakasinding lampara para hindi halata na naroon ako sa sala. Pasado alas 8 noon, nang marinig ko ang pagkakahulan ng mga aso sa unahan. Masakit sa tenga ang tunog noong una, pero noong tumagal ay nakakapangilabot na. Iyong kahul kasi ay napalitan ng matinis na alulong. Ramdam ko na noon ang presensya ng isang aswang sa loob ng bakuran namin. Iniwan kong nakabukas ang pintuan ng bakuran para makapasok talaga ang aswang. At alam kong hindi siya makakatakas ng walang sugat kung sa ibang bahagi ng bakuran siya lalabas. Siguradong magkakasabit-sabit siya sa mga tinig. Hindi nagtagal ay meron ang kumakalmot sa dingding namin na pawid sa may sala. Napangiti ako dahil nakahanda na ako noon na hawak ang sibat na yari sa bagakay. Noong sigurado na ako sa kinaroroonan ng aswang, ay buong puwersa kong isinaksak ang dalawang buho ng kawayan na bagakay. Ramdam ko ang pag-ungol noong nasa labas, kasabay ng pag-angil na nasasaktan. Pagkabunot ko noon ay parehong may bahid ng dugo. Ano Alfred? Gusto mo makilala ko kung sino ka? Ayan na! Kilala na kita! Aswang ka! Muling umangil ng malakas ang aswang at nagpaikot-ikot sa bahay. Binangga noon ang ilang beses ang dingding ng kwarto, pero bigo siyang masira iyon. Binuksan ko ng kaunti ang pintuan sa harap. Hindi naman iyon halata dahil madilim. Inilabas ko ang dulo ng airgun. Noong huminto ang isang malaking aso sa labas, ay mabilis kong inasinta ang ulo noon. Napaiyak iyon na parang tunog ng isang aso. Mabilis kong ibinaba ang airgun, sabay sabing, Boyet! Ilak mo muna itong pinto dito sa harapan! Agad namang lumabas ang kapatid ko mula sa silid. At noong malapit na siya sa pintuan, ay saka na ako lumabas. Inihanda ko na agad ang buntot ng pagi bago pa ako makalapit. Sa isang iglap ay hindi na iyon malaking aso. Mabalahibong tao na ang naroon at mahaba ang buho. Katulad na katulad noong nilalang na nakita namin ni Kuya sa tabing dagat na may nilalapang aso. Mabilis iyong umatake sa akin. Pero mabilis ko rin siyang sinasalubong ng paghampas ng buntot pagi sa mukha, sabay ilag.
tila nanggigigil iyon at gustong-gusto na akong makumbabawan kasi panay ang talon ng paglusob sa akin. Pero mabilis ko naman siyang naiilagan, sabay iwan ng isang malakas na hampas ng buntot pagi. Noong mapagod na ako sa kakailag, ay inilabas ko na ang nakahanda kong itak sa tagiliran. May nakapahid roon na lana na hiningi ko doon sa manggagamot. Kaya walang panama daw doon ang kabal ng isang aswang. Noong makita ko siyang papatalo na sa akin, ay hindi na ako umilag. Sinalag ko ng aking kaliwang kamay ang kanyang paghampas na gamit ang kanyang kanan. Tapos diretso ko isinaksak sa dibdib ang hawak kong itak. Natigilan iyon sa pagkilos na tila nagulat pa na bumaon sa kanya ang itak. Binunot ko iyon at isinaksak pa ng isang beses. Doon na siya napaluhod sa harapan ko. Akala ko ay mamamatay na siya, pero gumapang pa papunta sa may pintuan ng bakuran. Hinayaan ko na lang din para hindi mamatay sa loob ng bakuran ko. Ang sabi kasi ng albularyong nagbigay sa akin noong lana, na kapag nasaksak ko raw ng itak ang aswang na may nakapahid na lana, ay magagawa pa rin noong makauwi sa kanyang tahanan o makapunta sa kabundukan. Pero hindi na iyon magtatagal. Mamamatay rin bago pa sumikat ang araw. Noong naroon na si Alfred sa may talahiban, ay bigla na lang iyong nawala. Hindi ko alam kung nagpalit ba siya ng anyo. Isa pa sa ipinagtataka ko, dahil naglaban kami ni Alfred sa bakuran lang, e papaanong walang nakakarinig sa aming ibang mga kapitbahay? Wala naman kaming kapitbahay na sobrang lapit, pero sa unahan ay meron. At sa lakas ng mga angil na pinakawalan ng aswang, imposibleng hindi nakarating sa kanila ang tunog na iyon. Pero walang lumapit o nakiusyoso man lang. Pumasok na akong muli sa bahay. Naligo muna ako bago lumapit sa asawa kong si Crisanta. Sabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala dahil napatay ko na si Alfred. Hindi na rin iyon babalik pa kahit kailan. Kinabukasan, nagtungo ako sa tindahan para bumili ng pandesal. Meron kasing nagdi-deliver doon tuwing umaga, pero till supply last lang. Nakalagay lang iyon sa isang styro ice chest. Kapag naubos na iyon, ay kinabukasan na uli magkakaroon. Naghihintay ako na may magtanong tungkol sa kaguluhan sa bahay noong nakaraang gabi, pero walang nagtatanong. Maging ang napakachismosang may-ari ng tindahan na napakahilig mang-interview, ay hindi rin nagtanong. Isa iyon sa hindi ko maipaliwanag sa nangyari. Noong mga sumunod na gabi, ay nakiusap ako kina Mama at Papa na sa bahay na lang muna namin makitulog. Agad naman silang pumayag dahil napakahalaga daw sa kanila ng batang ipinagbubuntis ni Crisanta. Iyon na lang daw kasi ang alaalang maiiwan sa amin ni Kuya Abner. Kaya handa silang gawin ang lahat, maisilang lang ng ligtas ang batang iyon. May mga gabi rin na doon kami nakikitulog sa bahay nila Mama, lalo kapag papalaot si Papa. Hanggang sa makapanganak ang asawa kong si Crisanta, ay naging matiwasay na ang lahat. Nagsilang siya ng isang malusog na batang lalaki na isinunod namin sa totoong pangalan ni Kuya Abner na Jonathan. Noong makaisang taon na si Jonathan, ay nagpakasal na rin kami ni Crisanta at masayang namuhay sa Iloilo. Minsan, dumalaw sa amin si Nabianan. Ang sabi, naghahanap daw ng caretaker ang tiyahe ni Crisanta na taga Antipolo, Rizal. Magmamigrate na raw kasi sa Canada. Walang maiiwan sa malaking bahay. Kung gusto raw namin ay kami na ang tumira. May sweldo rin kami sa pagtira doon. May iiwanan din na jeep pampasada. Kaya nagdesisyon na kami agad ni Crisanta na tanggapin. Maliban sa sahod bilang caretaker, kumikita rin ako sa pamamasada ng jeep dito sa Antipolo.
Mula noong nagpunta kami rito ay bihira na lang kaming makadalaw sa Iloilo. Madalas na rin naman narito sina Mama at Papa para magbakasyon. At noong pagkatapos ng high school ni Buyet, dito ko na rin siya pinag-aral ng kolehiyo. Namuhay ako ng masaya kasama ang aking magandang asawa na si Crisanta at anak ng kuya ko na si Jonathan. Pero siyempre, ako na ang tatay niya. Hindi rin naman namin inilihim sa kanya kung sino talaga ang totoo niyang tatay para hindi maputol ang alaala ng aking namayapang kuya na si Kuya Abner. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng maraming aral. Lubos na gumagalang Tong o Christopher ng Antipolo Rizal na nagmula sa probinsya ng Iloilo. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dominic. 28 taong gulang, taga rito sa Batasan Hills, Quezon City. Ang kwentong aking ibabahagi ay mula lang din sa kwentong naipasa sa akin ng aking Lolo Domingo, o mas kilala sa palayaw na Doming. Matagal na po itong naganap dahil nasa mahigit 20 pa lang si Lolo noong maranasan niya ito. Si Lolo Doming po ay taga Negros. Doon siya ipinanganak at lumaki. Nagkaroon siya ng 5 anak at ang pangalawa nga roon ay ang aking ama. Noong makapagtapos ng pag-aaral ang aking ama ay nakapag-abroad ito bilang seaman. Noong makaipon ay dito na sa Quezon City, nakapagpundar ng sariling bahay at nakapag-asawa. Hindi talaga ako nakadalaw sa probinsya nila Papa dahil kalaunan ay dinala na ni Papa sina Lolo at Lola dito sa Quezon City para mas accessible sa mga medical needs nila, lalo at matatanda na ang mga ito. Noong kabataan raw ni Lolo ay isa siyang basagulero, lasinggero at babaero. Bihira siyang magpirmi sa kanilang bahay. Palagi siyang nasa labas kasama ang mga barkada. Minsan naman ay nasa ibang lugar, dumadayo ng inuman o di kaya mga padisco. Kaya kahit papaano ay mulat siya sa mga kwentong aswang at kababalaghan sa iba't ibang lugar sa kanila. Pero wala naman daw siyang nakitang malalimaw talaga na aswang. Kadalasan lang ay iyong aso na mapula ang mata, kalabaw na nanghahabol nang patayo ang pagtakbo at nakalutang na kabaong na humaharang sa daan. Iyon ang madalas nilang danasin. Kaso dahil sa mga nakainom o di kaya lasing na, nagtatakbuhan na lang sila habang nagtatawanan. Tapos kinabukasan ay iisiping dala lang ng kalasingan ang kanilang mga nakita. Hanggang sa mapansin daw ni Lolo ang isang dalagang bagong lipat sa kanilang lugar na siya namang nagpatibok ng kanyang puso at nagpabago ng kanyang buhay. Kung dati ay hindi siya mapirmi sa bahay dahil sa pagsama sa mga barkada, bigla naman siyang nagbago. Ayaw niya nang umalis ng bahay dahil nasa 2 bahay lang ang pagitan bago ang bahay noong kanyang dalagang napupusuan. Dinaan niya iyon sa patambay-tambay sa labas ng bakuran ng bahay noong dalaga habang nagigitara. At hindi nagtagal ay nakausap niya nga ang dalaga at nakapagpalagayan sila ng loob. To make the story short, naging kasintahan niya nga ang dalaga at nabuntis. Kahit naman hindi raw siya pilitin, ay handa talaga siyang pakasalan ang dalagang iyon dahil mahal na mahal niya ito. Iyon nga ang aking Lola Feli o Feliciana sa totoong pangalan. Dahil sa magiging ama na nga raw siya, kaya kailangan niya nang maghanap ng trabaho para buhayin ang kanyang magiging bagong pamilya. Sabi naman ng mga magulang niya na doon na lang muna tumira sa kanila
dahil malaki naman ang bahay nila. Tapos ang dalawang nakakatandang kapatid ni Lolo ay nasa ibang lugar na, may kanya-kanya na ring pamilya. Kaya kung aalis pa si Lolo, ay ang dalawang matanda na lang ang may iwan sa bahay. Kinausap naman daw ni Lolo Doming si Lola Feli kung ayos lang dito na doon sila tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Maliban sa wala pa silang perang pampatayo ng sariling bahay, makakatipid din sila dahil may palayan naman ang pamilya ni Lolo at may tinatanggap na pensyon. Kahit pamaliit ay nasa probinsya lang din naman kaya hindi masyadong magastos. Kahit papaano ay maaalalayan sila habang nag-iipon pa si Lolo para sa pagpapagawa nila ng sariling bahay. Ang plano niya noon ay doon lang din magpapagawa ng bahay sa loob ng compound ng kanyang pamilya para matitignan-tignan pa rin nila ang mga magulang niya. E dahil sa mabait at maunawain naman si Lola Feli, kaya pumayag ito na doon na muna sila tumira sa bahay ng mga magulang ni Lolo Doming. 2-story ang bahay, may 3 kwarto sa itaas at 2 naman sa baba. Makalipas ang ilang buwan ay nagpaalam na si Lolo sa kanyang mga magulang at sa asawang si Lola Feli na maghahanap na siya ng trabaho. Nakakahiya kasi na lahat na lang ng pangangailangan nila ay nakaasa sa kanyang mga magulang at kung may personal silang bibilhin, hihingi rin siya sa mga magulang niya. Bumayag naman daw si Lola Feli, hindi naman kasi ito nangangamba sa kaligtasan niya kahit buntis dahil may kasama naman siya sa bahay. Nagsimula na si Lolo sa paglalakad-lakad sa bayan upang maghanap ng mapagtatrabahuan. Hindi rin naman siya nakapagtapos ng high school, kaya trabahong mabigat lang ang maaari niyang hanapin, gaya ng pagkakargador o di kaya construction. Nagtatanong-tanong rin siya sa mga kakilala sa palengke, pero walang makapagrekomenda sa kanya ng mapapasukan. Doon niya nga raw na-realize kung gaano kahirap maghanap ng trabaho, lalo kung wala kang natapos. Makailang ulit siyang naglibot-libot sa palengke para maghanap ng trabaho. May mga nasubukan naman siyang sideline, gaya ng pagkukonduktor sa jeep, kaso sabit lang. Kung sakaling meron lang konduktor na hindi makakasama, kaya siya muna ang hahalili. Hindi talaga permanente. Sa tindahan naman ng bigas ay nakakapagkargador siya, pero sa mga araw lang din na may delivery. Kung sa madaling sabi, wala siyang mahanap na regular na mapagkakakitaan. Hanggang sa masalubong niya ang dati niyang kaklase at kaibigan na si Emmy. O Emilio talaga sa totoong pangalan. Nagtatrabaho iyon sa isang pagupitan na pwede sa lalaki at pwede rin sa babae. Alam niya namang malambot si Emilio, pero hindi naman daw ito naglaladlad ng tuluyan, kagaya ng panahon natin ngayon. Iyong tipong malambot lang kumilos at may pagkembot kapag naglalakad, pero nakapanlalaking gupit pa rin naman. Uy, Doming! Kumusta ka na? Balita ko may asawa ka na ah. Bati pa raw noon sa kanya. Oo. Saan ka galing, Doms? Bakit pawis na pawis ka yata? Nag-ikot-ikot ako sa palengke. Naghahanap ng mapagkakakitaan. Kaso, napakatumal eh. Itong wala akong natapos. Hindi makapasok ng matinong trabaho. Sa mga trabaho naman na pwede ang mga walang natapos ng pag-aaral, wala na rin ako makitang bakante dahil sa dami rin ng mga naghahanap ng trabaho dito sa atin. Baka naman meron kang alam, Ems. Kahit tagawalis lang sa parlor na pinapasukan mo. Ano ka ba, Doms? Wala na rin bakante. Kasi marami rin kaming kinukup-kup ng mga dalaginding na bading. Sila ang ginagawa naming tagaligpit at tagalinis para may kita rin sila. Pero ang kapatid kong si Roger ay nabalitaan kong nagpapahanap ng trabahador. Alam mo yung babuyan sa dulo bago makarating sa tulay? Nangangailangan raw doon ng tao. Matagal na raw kasing umuwi sa probinsya nila ang dating helper
at hindi na bumalik. Kaya madalas, kinukuha ang kapatid kong si Roger upang umekstra na tagalinis at tagapagpakain ng mga baboy. Ayaw din naman ang kapatid ko na maging permanente doon kasi hindi niya maiwan ang kanyang pagiging karpintero. Masaya raw siya bilang karpintero kaysa sa pagiging tagapagpakain ng baboy at tagawalis ng dumi. Talaga, Ems? Hulog ka talaga ng langit sa akin. Malaking tulong sa akin ang trabahong iyon kung sakaling makukuha ako. Hi, Doms. Tigilan mo nga ako sa langit-langit na yan. Ialam mo namang bawal ang half-blooded doon. Ha? Anong half-blooded? Half-Pinoy tsaka half-Pinay. Natawa naman daw si Lolo sa biro ng dati niyang kaklasing si Emilio. Sige na, Doms. Puntahan mo na lang ang bahay ng kapatid kong si Roger. Magpakilala ka na lang sa kanya. Diretsuhin mo lang ang kalsadang ito. Medyo malayo-layo pa, pero kaya namang lakarin. May makikita kang mga nakadisplay na bangkito, kuna ng baby, at iba pang mga kagamitang pangbahay na yari sa kahoy. Kanya ang pwestong iyon. Naroon din sila nakatira ng pamilya niya. Puntahan mo na lang, ha? Sabihin mo ako ang nagpapunta sa iyo. Sige, Ems. Maraming salamat talaga. Sus, ikaw pa ba? Imalaki ang utang na loob ko sa iyo noong magkaklase pa tayo. Ikaw kaya ang tagapagtanggol ko tuwing may umaasar sa akin na bading ako. O siya, sige na. Magtuloy ka na roon, ha? Wika pa raw ni Emilio at nagtuloy na nga si Lolo Doming sa bahay ng kapatid nito na si Roger. Makalipas ang mahigit 15 minuto ng paglalakad, ay narating niya na ang bahagi na may pailan-ilang mga kabahayan. Hanggang sa marating niya ang isang bahay na may mga nakadisplay na palayo, papag, bangkito at iba't ibang mga kagamitang pangbahay. Tao po! Oh, ano yun, pare? Sagot naman noong nasa loob na lalaki. Ah, pare, ikaw ba si Roger? Ako nga pala si Doming. Kaibigan ni Amy, nagkasalubong kami doon sa malapit sa parlor. Naghahanap kasi ako, pare, ng mapapasokang trabaho. Ang sabi ni Amy, meron ka daw alam, ah. Helper sa piggery ba yun? Ah, oo, pare, meron nga. Teka, parang naaalala na kita. Ikaw yung kaibigan ni Amy noong high school, di ba? Oo, pare, ako nga yun. Oh, halika, samahan na kita. Hindi naman kalayuan dito ang piggery na sinasabi ko. Sagot pa raw ng lalaki at naglakad na sila habang binabaybay ang gilid ng highway. Makalipas na ang mahigit 10 minuto ay narating na nila ang isang kanto na may papasok na daan. Kaunti na ang mga kabahayan doon dahil ang lupang iyon daw ay pagmamay-ari noong ginang na siya ring may-ari ng Babuyan. Huminto sila sa isang kalawanging gate pero malapad. Maging ang pader ay may kataasan rin. Pero dahil sa malaki ang bahay sa harapan noon, kaya makikita kahit sa labas lang ng compound. Kumatok roon si Roger, tapos naghintay pa sila ng halos 2 minuto bago may nagbukas. Isa iyong matandang babae na siguro lagpas 50 na ang edad. Oh, Roger, bakit? Tanong pa raw ng ginang. Ah, Aling Mayang, ito nga pala si Doming. Interesado sa trabaho bilang helper sa piggery. Magandang araw po. Agad naman daw bati ni Lolo Doming. Oh, halika, tuloy kayo. Wika pa ng ginang. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa direksyon ng Babuyan sa likuran ng malaking bahay. Medyo nakadistansya naman iyon kaunti. Dahil malawak naman ang lupain na sakop ng compound na iyon. Iho, ang trabahong ito ay stay in. Nakita mo ang kubong iyan? Diyan ka matutulog. May papag na rin diyan at may maliit na kusina sa likuran. Kung gusto mong magluto ng kung ano, sa alanganing oras. Pero araw-araw naman kita pagdadala ng pagkain. Umaga, tanghali at gabi. Iyon ay kapag narito si Madam Crucita. Pero kagaya ngayon na wala siya, doon ka nakakain sa loob. Tuwing Sabado ng hapon ang pasahod.
meron kang day off, pero kalahating araw lang. Bali linggo ng umaga ay pwede ka nang umalis. Papakainin mo lang muna ang mga baboy. Tapos sa tanghali ay ako na ang magpapakain. Pero dapat bago lumubog ang araw ay makabalik ka na rin agad ha, dahil ikaw na uli ang magpapakain. Marami rin kasi akong inaasikasong tungkulin sa pamamahay na ito. Mag-isa lang po ba kayong katulong sa bahay na ito? Oo, mag-isa lang ako. Dati naman marami kami. Kaso matatabil ang bibig ng mga kasamahan kong katulong dati. Kaya sinisanti na sila. Hindi rin naman gaano kabigat ang tungkulin dito. Lalo at mag-isa lang naman si Madam Crusita sa buhay. At madalas pa nga siyang lumuluwas ng Maynila. Kagaya na lang ngayon. 2 linggo na siyang wala. Baka sa susunod na linggo pa ang balik. Ipapaano po yun nang? Ibig po bang sabihin, kailangan ko pang hintayin ang pagbabalik niya bago ako magsimula sa trabaho? Hindi iho. Binigyan naman ako ng otoridad na pumili ng magiging tagapag-alaga ng mga baboy. Pinagkakatiwalaan na rin kasi ako ni Madam. Kaya kung okay sa'yo, di tanggap ka na. Yan ang mga aalaga ang baboy mo. Wika pa ng matandang ginang habang itinuturo ang 10 mahabang kulungan na sa tingin niya, humigit kumulang ay nasa 100 piraso ng baboy ang naroon. Yang pinakadulong kulungan ay walang laman. Naroon lahat ng mga nakasakong feeds na ipapakain mo sa mga baboy. Nakahos na rin ang tubig na nakakonekta sa tangke, kaya madali lang ang paglilinis. Sana ay magtagal ka rito at siguraduhin mong hindi ka magiging bungangang babae. Kung anong mapansin mong kakaiba, huwag mo nang pansinin. Mag-focus ka lang sa trabaho mo at wala kang magiging problema dito. Ayos na ba sa'yo ang presyo ng magiging sahod mo? Tanong pa ng matanda matapos niyang sabihin kung magkano. Nanlaki naman daw ang mga mata ni Lolo dahil 3 doble pa iyon sa inaasahan niyang sahod. Sabi niya naman, "Nang, hindi po ba masyadong malaki ang alok niyong sahod?" "Oo iho, malaki talaga iyon para sa isang tao. Kaso alam naman ni Madam na pang 3 ang trabahong ito. Ayaw niya rin naman na marami pang ibang tao ang maglalabas-pasok sa compound. Kaya sinabi kong kukuha na lang kami ng 1 tao, pero papasahura namin, nakatumbas ng 3. Ano, ayos ba sa'yo yun, iho?" Opo, ayos na ayos." "Di sige, umuwi ka na at kunin ang iyong mga damit dahil magsisimula ka na agad ngayon. Ako na ang magpapakain para sa tanghalian, tapos mamayang hapon ay ikaw na. Kaya dapat bago sumapit ang hapon ay makabalik ka na rito." "Opo, sige po, maraming salamat po." Masayang sagot naman daw ni Lolo na halos magkanda bulul-bulul ang dila sa tuwa. Pagkalabas nila ni Roger ng compound ay sinabi daw ni Lolo Doming, "Pare, maraming salamat talaga sa pag-indorso mo sa akin ha, sa trabahong ito." "Wala yun, Doming. Lalo at malaki ang utang na loob sa'yo ni Kuya Emilio." "Siya nga pala, Roger. Sobrang laki ng pasahod nila ah. Bakit hindi mo pinatulan?" "Ang totoo niyan, Doming, matagal na nila ako inaawitan na kunin ang trabahong iyon. Kilala rin ako mismo ni Madam Crusita. Pero nakita mo naman ang dami ng baboy, di ba? Ubus oras iyon para sa akin. Tapos meron pa akong pamilya at 3 anak. Kaya hindi ako pwede mag-stay in. Walang makakasama sa bahay ang pamilya ko. Kahit papaano ay nakakaraos naman kami sa kita ko bilang karpintero at pagbebenta ng mga kagamitang pambahay. Madalas din ako mag-sideline dyan para magpakain ng baboy. Pero 1 hanggang 2 araw lang. Lalo nitong mga nakaraan na wala pa silang nakukuhang tauhan. Tapos kapag medyo masama ang pakiramdam nitong si Aling Mayang, ako muna ang gumagawa. Kaya madalas, 1 o 2 sa 1 linggo, ako ang nagpapakain ng mga alaga nilang baboy." "Teka nga pala, Roger, meron pa akong tanong. Ano nga yung sinasabi noong matanda na kapag may napansin akong kakaiba ay huwag ko na lang pansinin? Ano bang kakaiba doon?" "Basta, Doming,
Gaya ng sinabi ni Aling Mayang, kapag may napansin kang kakaiba, ay huwag mo nang pansinin. At wala kang magiging problema sa kanila, kaya huwag mo na rin itanong. Tatango-tango na lang daw noon si Lolo Doming, kahit hindi malinaw ang kasagutan na kanyang nakuha. Noong makabalik na sila sa bahay ni Roger, ay muling nagpasalamat si Lolo at nagpaalam na aalis na. Kailangan niya na kasing maihanda ang mga damit na dadalhin. Pagkarating sa bahay, ay agad niyang ikinuwento sa kanyang asawa na si Lola Feli at sa mga magulang na meron na siyang nahanap na regular na trabaho at malaki pa ang magiging pasahod sa kanya. Tuwang-tuwa naman daw ang kanyang asawa at ina, pero ang kanyang ama ay hindi masyado. Tila may pag-aalangan ito sa mukha. Nakisuyo raw siya sa kanyang asawa na ipaghanda siya ng mga damit na pantrabaho, iyong mga luma na, lalo at sa babuyan nga siya magtatrabaho. Noong makita ni Lolo Doming ang kanyang ama na mag-isa sa may harapan ng bahay, ay nilapitan niya ito para tanungin kung ano ang problema. Bakit tila hindi ito masyadong masaya na may nakuha siyang trabaho? Tay, bakit parang hindi po kayo masyadong masaya na may nahanap na akong trabaho? Tanong pa raw ni Lolo sa kanyang ama. Anak, hindi mo ba nabalitaan ang tungkol sa may-ari ng babuyang iyon? Ay, hindi po tay. Ano po bang problema sa may-ari noon na si Madam Cosita daw? Ganito kasi yan, anak. Iyong si Cosita ay dating guro sa elementarya dito sa atin. Tapos may nakilala siyang isang mayamang Kastila na taga Maynila. Noong minsan siyang lumuwas para mag-seminar. Noong makauwi yan dito, hindi nagtagal ay nagpupunta na rin dito ang lalaki. Madalas nga dumalaw sa kanila hanggang sa mag-alok na ng kasal. Ikinasal sa huwis ang dalawa. Pero makalipas ang 5 taon ay bigla na lang nagkasakit ang lalaki at hindi nagtagal ay namatay. Wala silang anak ni Cosita. Maraming naipundar ang lalaking iyon dito sa atin, kasama na ang malawak na lupain na siyang kinatitirikan ngayon ng bahay ni Cosita at noong babuyan. Ang sabi ng mga dating katulong ay may kakaibang katauhan daw ang lalaking asawa ni Cosita at maging si Cosita ay nahawa na rin. Anong katauhan naman tay? Mga aswang daw anak. Dahil sa bagong salin lang din noon si Cosita, kaya hirap pa siyang kontrolin ang kanyang pagiging aswang. Hanggang sa napapansin na siya ng ilan niyang mga katulong. May ilan sa mga katulong niya ang nakaalis, pero karamihan ay bigla na lang nawala. Walang makapagsabi kung saan na napunta. Noong mag-report ang mga kaanak sa pulis, ay humarap naman si Cosita at sinabing pinaalis niya na. Dahil hindi niya na rin naman kailangan ng maraming katulong, lalo at mag-isa na lang siya sa buhay. Tanging iyong kanyang mayordoma na lang ang naiwan bilang pinagkakatiwala ang katulong. Hindi nga alam ng karamihan kung maging ang katulong na iyon ba ay nahawaan na rin ng pagkaaswang. Iyon din ang dahilan kung bakit madalas wala sa lugar natin si Cosita. Dahil sa iba't ibang lugar daw ito nang bibiktima. Etay, paano mo naman nalaman ang kwentong yan? Kasi anak, isa sa mga katulong ng mag-asawang iyon ay panganay na anak ng kumpari ko. Matapos makatakas ng kanilang anak ay agad silang nag-alsabalutan at hindi na kailan man bumalik pa dito. Pero tay, nakakahinayang naman pakawalan ang ganoong pagkakataon. Katumbas ng 3 tao ang pasahod nila sa akin. Ang sabi naman noong matanda na katiwala, mag-focus lang daw ako sa trabaho ko at huwag papansinin ang kahit anumang marinig o makita kong kakaiba at wala raw ako magiging problema sa kanila. Bumuntong hininga naman ang kanyang ama bago muling nagsalita. Ay, kung disidido ka talaga anak, edi sige, ituloy mo lang. Basta mag-iingat ka. Kapag may napansin kang hindi maganda sa mga nangyayari, ay umalis ka na agad. Bago ka pa mabiktima noong si Cosita. Opo tay, hindi ko rin naman ito gagawin para sa sarili ko lang. May pamilya na ako na kailangan buhayin
kaya kahit delikado ay handa na akong suungin. Sige anak, naway palagi kang gabayan ang puong may kapal. Mahabang litaniya pa ng kanyang ama, natulog muna raw si Lolo Doming matapos niyang maihanda ang mga dadalhin sa bagong pagtatrabahuan. Kinahapunan, pasado alas tres, ay naroon na si Lolo Doming sa pigiri. Matagal silang nag-usap ni Aling Mayang tungkol sa proseso ng pagpapakain ng mga baboy at iba pang gawain na kasama sa trabaho niya. Binigyan rin siya ng isang flashlight na magagamit sa gabi upang masilip-silip niya ang mga baboy. Dahil kung minsan daw, may mga naliligaw na ahas at iyon ang nagiging dahilan nang bigla ang pagkamatay ng mga baboy sa pigiring iyon. Isang gabi noon, maliwanag ang buwan. Habang nasa kalagitnaan ng pagtulog si Lolo Doming, ay bigla raw siyang nagising dahil sa narinig na ungol na parang ngoy-ngoy na pag-iyak ng mga tao. Nagtataka siya kung papaanong magkakaroon ng ibang tao doon, mataas naman ang pader at walang ibang pinapapasok si Aling Mayang. Ang naririnig niyang boses ay hindi lang isa, kundi humigit pa siguro sa lima. Kinuha niya ang flashlight sa kanyang uluhan at dahan-dahang lumabas sa kubong kanyang tinutulugan at naglakad papunta sa kulungan ng mga baboy. Maliwanag pa noon ang buwan noong siya ay lumabas. Pagkailaw niya ng flashlight sa isang kulungan ay hindi siya makapaniwala dahil hindi mga baboy ang naroon, kundi mga taong walang saplot na gumagapang-gapang at umiiyak. Saglit pa siyang natigilan at nahihirapang ipaliwanag sa sarili kung tunay ba ang kanyang nakikita. Nakakapagtaka rin kasi na kung tao ang mga iyon, bakit hindi magsitayo at umalis sa kulungan? E naglalakad-lakad sila sa dumi ng baboy. Kinusot-kusot niyang muli ang kanyang mga mata. Noong matapos, ay bahagyang nawala ang liwanag ng buwan dahil natakpan ito ng makapal na ulap. Noong muli niyang tignan ang mga tao sa kanyang harapan, ay baboy na uli ang mga iyon. Nakatitig sa kanyang mga mata na parang nagmamakaawa habang may tumutulong mga luha. Naghintay pa siya ng ilang minuto roon habang nag-aabang kung magbabalik ba sa anyong tao ang mga baboy na nasa kulungan, pero hindi na talaga. Iiling-iling na lang siyang lumayo at bumalik sa kubong tulugan. Habang nakahiga ay iniisip niya raw na kung paano iyon nangyari o baka naman namamalikmata lang siya. Pero naisip niya rin na napakatagal niya iyong tinitigan at saka lang naglaho ang mga tao noong mawala ang liwanag ng buwan. Dahil sa sobrang pagkakuryoso ay muli siyang bumangon at bumalik sa kulungan ng mga baboy. Hindi lang ang kulungang iyon ang kanyang pinuntahan, kundi lahat ng kulungan ay inusisa niya kung totoong mga baboy ba ang nakakulong. Natapos na lang siya sa pag-uusisa sa lahat ng mga kulungan, pero wala talagang nagbago pa. Normal na mga baboy ang lahat ng naroon. Kaya pinaniwalaan niya na lang daw ang kanyang teorya na namamalikmata lang siya. O di kaya pinaglalaruan ng mga laman lupa ang kanyang paningin, kaya siya nakakita ng ganoon. Tinanaw niya ang mansyon ng kanyang amo. Tahimik roon at walang kahit isang lampara ang makikitang nakasindi. Mukhang tulog na tulog si Aling Mayang. Wika niya pa sa kanyang sarili. Bumalik na siya sa kubo at ipinagpatuloy ang pagtulog. Kinabukasan, maaga siyang gumising para simulan na agad ang kanyang trabaho. Nilinis niyang maigi ang mga kulungan at nilinisan na rin ang padaluyan ng dumi dahil marami na ang naipon sa pinakakanal noon patungo sa butas ng septic tank ng pigiri. Makalipas ang ilang araw ay dumating raw si Madam Crucita. Noong marinig niyang may nagbubusinang sasakyan sa labas ng gate ay agad siyang lumapit. Pero naunang nakalapit si Aling Mayang. Iyon ang nagbukas ng gate.
Nakatayo naman daw sa gilid si Lolo noong lumabas ang kanyang amo na unang pagkakataon niya palang makikita. Magandang araw po, ma'am. Bati niya pa. Magandang araw naman sa iyo, iho. Magiliw na sagot pa ng matanda. Ah, ma'am, siya po si Doming, ang bago nating helper sa Babuyan. Wika naman daw agad ni Aling Mayang. Pagkababa ng driver ng mga kargamento mula sa likuran, ay mabilis umikot ng sasakyan si Lolo Doming. Dahil balak niyang siya na ang maghahakot noon. Pero sinabi ni Madam Crucita, Doming, wag na! Kaya na yan ni Luis at ni Mayang. Bumalik ka na sa likuran at asikasuhin ang trabaho mo roon. Opo, ma'am. Wika pa raw ni Lolo. Pero ang totoo ay nagtataka talaga siya dahil bakit hindi siya pinayagang maghakot noon. Samantala, ilalapag niya lang naman iyon doon sa may terrace ng bahay. Hindi rin naman mukhang mamahalin ang mga kargamentong iyon dahil nakalagay lang sa sako. Nagtuloy na lang si Lolo sa Babuyan at inusisa ang bawat kulungan kung wala bang problema. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng isang kulungan, ay may napansin siyang kakaiba na nakahalo sa dumi ng mga baboy. Napakunot siya ng noo nang makita na ang humalo sa dumi ng baboy ay ilang pirasong kuko, ngipin at buhok ng tao. Saan naman ito galing? E araw-araw naman akong naglilinis ng mga kulungan. Bulong pa ni Lolo sa kanyang sarili. E dahil sa mag-isa lang naman siya roon, kaya sinarili niya na lang ang kanyang tanong at pinlanong itanong kay Aling Mayang kapag hinatiran na siya nito ng pagkain. Kinahaponan noon ay sinabi niya nga iyon kay Aling Mayang, pero ang sabi noon ay baka namamalikmata lang daw siya at kung may buhok man ay hindi malayong napadpad lang ng hangin. Tatango-tango na lang daw si Lolo dahil imposibleng makapagdala ng ganoon karaming buhok ang hangin tapos doon talaga ilalagay sa iisang kulungan ng baboy. Isang gabi noon, nagising si Lolo Doming dahil parang may umiiyak sa mismong ikalawang palapag ng mansyon. Lumabas siya ng kubo at lumapit doon. Bilog na bilog ang buwan sa mga oras na iyon at nakabukas ng malaki ang sliding na bintanang kahoy sa ikalawang palapag. Mula sa ibaba ay maaaninag na maraming nakasinding kandila doon sa ikalawang palapag. Nag-iiyakan daw ang tunog ng mga kadalagahan na kanyang naririnig. Hanggang sa ilang saglit pa ay tunog na ng mga baboy ang pumalit. Bigla raw siyang nagulat dahil bakit iyong mga umiiyak na tao ay naging umiiyak na baboy na. Doon niya na na-realize na mukhang iyon na ang sinasabing kakaiba na huwag niyang papansinin para hindi siya mapahamak. Kaya dali-dali na lang siyang naglakad papabalik sa kubo at hindi na nagbukas pa ng flashlight para hindi malaman na lumabas siya ng kubo sa alanganing oras ng gabi. Isang araw noon at araw iyon ng Sabado, sinabi raw sa kanya ni Aling Mayang na may magaganap na handaan sa mansyon. May mga tauhan na kukuha ng 5 baboy na kakatayin. Aalalayan niya lang daw at tutulungan na mailabas ang mga baboy tapos huwag na siyang sumama sa paghahatira noon. Doon lang daw kasi sa kabilang bahagi ng mansyon, gaganapin ang pagkakatay. Tinanong naman ni Lolo kung tutulong ba siya sa pagkatay. Sabi naman ni Aling Mayang na hindi raw. Sapat na ang dami ng mga taong tutulong, kaya manatili na lang daw si Lolo sa kubo at huwag pupunta sa pagdarausan ng pagkakatay. Bagay na dumagdag na naman sa kanyang pagtataka. Lumubog na lang ang araw ay wala pa rin siyang naririnig na tunog na pagkakatay ng mga baboy. Pero nakikita niya na noong dumilim ay marami ang nagsisidatingan. Wala siyang nakikilala sa mga bisita. Mga nakasasakyan din ang mga iyon. Nagulat si Lolo noong biglang may tumapik sa kanya. Si Aling Mayang pala.
Diba, Doming? Sinabi ko naman sa'yo na doon ka naman at tili sa kubo mo. At huwag nang pakalat-kalat. Hindi ka naman kasama sa pagdiriwang. Kaya bumalik ka na doon. Heto ang kanin at ulam para sa hapunan mo. Huwag ka nang lalabas ng kubo mo, ha? Ito na ang huling babala ko sa'yo. Opo, Aling Mayang. Pasensya na. Kinakabahang wika pa raw ni Lolo at dali-dali na siyang bumalik sa kubo. Nagulat si Lolo dahil bakit pritong isda ang ulam niya? Eh di ba may gaganaping selebrasyon? Hindi man lang ba siya mabigyan ng kahit tatlong hiwa ng karne mula sa limang baboy na panghanda? Napapailing-iling na lang daw siya habang kumakain. Ang iniimagine niyang sinabawang baboy ang magiging ulam niya ay naging pritong maliliit na isda lang. Kaya nagkapi na lang daw siya pampawi ng pagkasabik sa sabaw. Nasa kalaliman na siya ng kanyang pagtulog noong makarinig siya ng iyak at palahaw ng mga tao at mga babaeng parang kinakatay. Iyong tunog na minsan ay parang tunog ng baboy at minsan naman ay nagiging tunog ng sigaw ng tao. Gulong-guluman ay hindi niya natinangkap ang lumabas. Naisip niya raw na kahit naman lumabas siya, ay baka pangkaraniwang baboy lang din ang kanyang makita. At kung magkataong tao nga ang kanilang kinakatay, at malamang nakita niya ang ginagawa ng mga iyon, sigurado ring hindi na siya makakaalis pa ng buhay doon. Pilit niya nalang tinatakpan ng unan ang tenga niya para makatulog. Kinabukasan, puyat na puyat siya habang nagtatrabaho. Pilit niyang minamadali ang kanyang mga ginagawa para makauwi na sa kanyang pamilya. Araw kasi iyon ang kanyang day off. Matapos niya lang maglinis ng mga kulungan at magpakain ng mga baboy, ay nakita niyang papalapit na si Aling Mayang. Doming, ito na ang sahod mo. Ito naman ang ulam na pang-uwi mo sa pamilya mo. Uy, maraming salamat po. Uwi ka niya pa. Noong makalis na ang matandang katiwala ng bahay, ay una niyang binuksan sa loob ng kubo ay ang sobre. Kumpleto naman ang ibinigay na sahod sa kanya. Tapos sunod niyang binuksan ay iyong lalagyanan na may nakabalot ng dahon ng saging sa loob. Pagkabukas niya ay nanlumo siya. Dahil pritong isda pa rin iyon, kahalintulad noong ipinaulam sa kanya noong nagdaang gabi. Ang buong akala niya kasi ay makakapag-uwi siya ng karning baboy na pang-ulam para sa kanyang pamilya, pero hindi pa rin pala. Noong pauwi na siya, ay dumaan muna siya sa palengke upang makabili ng karne na kanyang ipapaluto ng sinabaw upang matugunan ang kanyang pangangarap na makapag-ulam ng sinabawang baboy. Pagkarating sa bahay, ay naikwento niya sa kanyang tatay, nanay at asawa ang tungkol sa kanyang mga naobserbahan. Sabi naman ng tatay niya na mukhang tama ang hinala nito. Hindi lang basta aswang si Madam Crucita. May kaalaman din ito sa itim na mahika at hindi malayong lahat ng baboy na naroon sa kanyang pigiri ay hindi talaga mga totoong baboy, kundi mga tao na dinukot nila sa kung saan-saan. Maaaring kasama na roon ang mga nawawala niyang katulong. Nakapagtataka rin daw kahit na napakaraming alagang baboy sa pigiring iyon. Kahit kailan ay hindi nagbenta at wala ring retailer na pinagbebentahan sa palengke. Doon na raw niya napagdudugtong-dugtong ang mga pangyayari. Hindi nga talaga nila kailangan magbenta dahil sila lang din mismo ang kumukonsumo ng mga baboy mula sa pigiri. At kung ibenta iyon sa labas, baka biglang bumalik sa pagiging anyong tao at mabuko pa sila. Marami rin silang kakain noon dahil mula sa iba't ibang lugar ang mga aswang na imbitado tuwing may ginaganap na pagsasalo-salo. Doon na rin napagdesisyonan ni Lolo na kailangan niya nang maghanap ng ibang hanap buhay dahil tagilid ang kalagayan niya roon. Hindi malayong malaman nila Aling Mayang at Madam Crucita na may hinala na siya sa mga nangyayari. At baka isang araw
gawin na lang din siyang baboy at isama doon sa mga inaalagaan niya. Kinahapunan noon ay nagpasama siya sa kanyang tatay. Bumalik sila sa mansyon ni Madam Crucita. Sinabi nilang hihinto na sa paninilbihan si Lolo dahil kabuwanan na ng asawa nito, kaya nakabantay na siya sa lahat ng oras. Balik kay Aling Mayang lang daw siya nagpaalam. Wala namang naging problema sa matanda. Binilinan lang siya na kung may napansin man siyang kakaiba sa loob ng mansyon ay sarilinin niya na lang para na rin sa kanyang sariling kaligtasan. Tumango-tango na lang sila Lolo Doming at ang kanyang ama, sabay umalis na. Hindi na rin daw nagkwento si Lolo Doming sa kahit kanino tungkol sa mga naobserbahan niya sa pamamahay na iyon. Sa takot na siya naman ang balikan ni Madam Crucita. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Sir Carl. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. More power po sa iyong channel and God bless. Lubos na gumagalang, Dominic ng Batasan Hills, Quezon City. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.